Panginoon ay purihin. Wala niya'y dakilain. Panginoon ay purihin. Wala niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alay natin ang banal na misang ito para sa inyong mga personal na kahilingan, sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, at para sa mga taong pinangakuan natin na sila ating idadalangin. At para sa lahat po ng OFW na nakatutok po ngayon sa Facebook Live na nakikisa sa banal na misang ito, ang inyong pong mga kahilingan ay atin pong isinasama sa misang ito. At para po sa mga kaluluwa sa purgatorio na mga yumao, para sa kaluluwa ni Ricardo na mag-iisang taon ng kamatayan, ipanalangin natin ang iba pa na nangangailangan ng ating mga panalangin. At para sa lahat po na nasa ospital po ngayon at sa kanilang tahanan na mga may sakit na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, kayo po'y pagalingin ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon habang tayo po'y nagdiriwang ng banal na misa. At para sa kapayapaan po sa Jerusalem, sa Israel, sa Palestina, sa Ukraine, at para sa conversion ng Russia, na ang digmaan po ay huminto na at kapayapaan po ang manaig at siyang manatili para sa kapayapaan ng buong mundo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan,
Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin niya kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit, salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ng Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig nung kami salakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nuoy natangahinan niyong agos, naanod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nuoy, nalungod na kaming lubos, tayo ay magpasalamat. Ang puon ay papurihan pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw. Hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo
inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon? Sa sambahayang ito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda sa sumunod na kalooban at tatanggap ng mahigpit na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa isang bahagi po ng ating misa ay na hindi po nababago at ito po ay panalangin ng pari pagkatapos po ng Ama namin. At ito'y pinalalawig pa sa panalangin ng petisyon ng Ama namin habang ito'y dinadasal. At mayroon pong ito'y taglay po sa petisyon ng pagdarasal na ito. Yun sa English po, "Deliver us, Lord, we pray, from every evil." You know, hindi ko lang po memorize sa Tagalog. Sa altar ko lang po lang. Brian? Punin mo yung libro sa misa. May libro sa misa. Andyan. Yung ginagamit sa altar. Andyan. Pakidala rito. Maganda po kasing talakay ito para higit nating maintindihan po kung bakit may karugtong na dasal ang dinadasal po natin sa Ama namin. Pagkadasal po natin ng Ama namin ay pagabuan, ang hiling ay ganito po, hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Napakahalagang panalangin po ito na dinadasal po, na hindi po hinihinto na dasalin ito, sapagkat ito po ay kabilang sa isang paghahanda po natin na tayong lahat ay ano po, naghihintay sa pagbabalik, ikalawang pagbabalik po ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya't sa isang banda po ay naroroon ang isang pinakamalalim na paghahangad na tayong lahat ay uuwi. Tayo po'y kakainin, susunduin. Sa ikalawang pagbabalik po ng ating Poong Jesus Nazareno ay may taglay tayong pinangahawakan na ako ay naghahanda at may pinag-iingatan na may sa katuparan ko ang kalooban ng Panginoon. Kaya't bahagi po ng ating pananampalataya po ito ng ating Poong Jesus Nazareno ang siyang babalik muli. Ang ating Poong Jesus Nazareno ay dumating dito po sa mundo, mahina, sa sabsaban, baby, sanggol, at naroroon ang isang kalagayang walang kasiguruhan. Ang sanggol sa Bethlehem ay babalik muli sa kanyang kaluwalhatian at ito po'y isa sa pinaka-rurok ng bahagi ng ating pagiging Kristiyano at pananampalatayang Katoliko. Kaya paulit-ulit po itong ating binibigkas ang mga dasal na ito sa pagpapahayag po ng ating pananampalataya sa ikalawang pagbabalik ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya't kung tayo po ay mayroong isang pinakahahangad na maisakatuparan ng lahat ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, ang kwento po ng pagbahayag na po ng ating Ebanghelyo ngayon at sa unang pagbasa po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang accountability. Di ba po, pag gumagawa tayo ng yung mga accountant dyan na magagaling, na mag-account kung ano yung mga nagastos, may date yan, ano yung item, lahat to. Sasabit mo yan, accountable ka sa mga ginastos mo o nag-record ka na isasubmit mo na tama, correct, at nahandun lahat, detalye. Tayo po, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon, tayo po ihingan ng account sa lahat po ng mga biyaya at mga walang hintong pagkakaloob ng Diyos sa atin, na tayong lahat ay binigyan ng alulod. Alam niyo, alulod? Wala dito na, sa labas. Alulod, walang patumanggang pagkakaloob ng mga biyaya na dinudulot ng Diyos sa atin. Paano po ba ito? Tayo pong lahat, ang mga bagay na tinanggap po natin, mga ipinagkaloob po ng Diyos sa atin at mga pinangahawakan po natin, na tinanggap natin, lahat tayong pinagkalooban at tayo tumanggap ang lahat ng ating mga talento, mga abilidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ay tatanungin sa atin, ano ang ginawa mo sa mga ipinagkaloob ko? Kaya sa ating pong Ebanghelyo, ngayon na nadinig ninyo, binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Kaya siguro po isang pagtatanong sa sarili, at this point in time, sa punto ng buhay po natin, gaano na at ano na ang inyong mga ipinagkaloob ng Diyos na nagagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos? So maganda pong pagtatanong, maganda pong pagsusuri, maganda pong ikasama sa ating mga panalangin na ano nga ba at this point in time na aking buhay, sa aking paglalakbay dito sa mundo, na akin bang tunay na nagamit ito para sa kanyang kaluwalhatian? Ito ang hinihiling sa atin, ang pagiging handa at higit sa lahat, yung mga inire-require sa atin ng Diyos
Ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat at higit sa lahat ang mga bagay na alam natin na meron tayo na ito ba'y nagagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang itatanong po sa atin. Iyan po ang iaharap sa atin. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa natin? Tatanungin tayo bilang mga Katolikong Kristiyano at kung paano ang katotohanan natin sa ibabaw ng mundong ito, ang lahat ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay naisakatuparan natin. Kaya sa pagharap natin sa Panginoon, ang sasabihin, Anak, ang dami kong pinagkaloob sa iyo, 3 daliri lang ang nabilang mo, saan mo ginawa, ano ang hindi mo ginawa, ano yung mga bagay na isa walang bahala, ano yung mga bagay na hindi mo pinansin at hindi binigyan ng anumang pagpapahalaga. Itatanong sa atin ito. Kaya nga po yung ebanghelyo po natin ngayon ay malinaw na sinasabi po ng Poong Jesus Nazareno sa atin ngayon na kung ano, tandaan ninyo, hindi natin alam ang oras at araw kung kailan siya darating. Pero ang sabi, maghanda. Maghanda. Hoy, gising. So yun po yung tanong. Lagi po tayong gising sa lahat ng mga biyayang idinudulot po ng Diyos sa atin. Ako ba'y nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos? Yun po yung tanong. Ako ba? Maganda pong prayer ito mamayang gabi. Nakapagbigay na ba ako ng kaluwalhatian sa Diyos sa mga biyayang akin tinanggap? O sa akin lang sarili na ako nagbibigay ng kaluwalhatian sa akin sarili? Magandang isang tanong yan. At pangalawang tanong, ako ba'y nakahanda? May gagawin ka ba o walang gagawin? At tanungin din, kung tayo'y nag-uumapaw ang mga biyaya po natin sa Panginoon na tinanggap natin, ano nga ba ang katuturan nito na pinagkaloob ng Diyos? Kaya sinasabi po, ang ganda-ganda po ng pahayag po, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Kaya gising po, hoy gising. Ang sumunod, hindi sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipang hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap na maagang magaang na parusa. So tanong, ano yung paghahanda? Ano po ba yung ipunin? Tanungin po ang sarili. Ilang beses na kayong naglingkod sa kapwa-tao? Tanong po yan kasi hindi po malilihim sa Diyos yan. Ilang beses na kayong naging maunawain sa kapwang naghihirap? Kayo ba'y mabait na employer o malupit? O pinarurusahan niyo yung mga empleyado nyo? Pinipilipit nyo yung mga sweldo nila? Na pinagkakaloob ng Diyos sa inyo upang matulungan ng kapwa? Kayo ba'y malupit na amo? Malupit na sa mga kasambahay? Magaan ba kayong magsalita sa kapwa? Lalo na sa mga abang-aba, hirap na hirap sa buhay, ano mga binibitawan nating salita? Tatanong sa atin yan. Iyaharap ng Diyos ito sa atin sapagkat ito ay nakarecord sa harapan ng Diyos. Kahit maganda po magtanong sa punto ng buhay natin, kung anong taong na kayo ngayon, magandang suriin at sabihin, nakapaglingkod ba ako sa Diyos? Nakapaglingkod ba ako sa kapwa? Dalawang bagay na nagtatalaban na maging malinaw ito po sa atin. Huwag kayong basta maglalakbay sa mundong ito na wala tayong ibinigay na kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya sa ating kapwa. Tanungin natin po, baka wala tayong maipresenta sa Diyos. Bokya. E anong ginawa mo sa mga binigay ko? Nagpakayaman ka, pinayaman kita. Ako nagkaloob ng lahat ng ito. Pero hindi ka naging mabuti sa kapwa. Kaya sinasabi po, lahat ng bagay na ating tinanggap,
wala't mong tawong na mag-aangkin na sa kanya iyan, sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Kahit ang pinagpagura ninyo, sa Diyos pa rin galing iyan. Walang bagay dito na tinatanggap natin, na nakakamit, na sa sarili lamang natin, hindi po. Ang Diyos ang siyang pangunahing nagkakaloob ng lakat ng mga pinangahawakan at tinatamasa natin at tinatanggap sa buhay na ito sa ating paglalakbay dito. So maganda pong hilingin natin ng biyaya na tayo liwanagan, na makita natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin at tayo rin maging mabuting tao na pagkalooban din natin bilang pagbibigay luwalhati sa Diyos sa mga taong ninanais ng Diyos na dulutan natin ng buhay. Dulutan natin ang buhay sa pamamagitan ng mga biyaya na ating tinatanggap. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas ng kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Idalangin natin na huminto na ang digmaan sa Israel, sa Palestina, sa Ukraine, ng kapayapaan ang siyang mamatawi sa buong sanlibutan. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating. Sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tanggapin
iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mayroon na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, sabay-sabay po nating awitin. Lakasan po natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Nakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Magsilohod po. Saluta Risos Tia Quecelipan Tisos Tio Bela Premo
Basilia, Tarubur Fer Auxilium, Unitrino Predomino, Sit Sempiter na gloria, qui vitam sine aeternino, nobis donet in patria. Lubina sa ina ng laging saklolo, inang sakdalinis, magsitayo po lang. Inang sakdalinis, kami ay ingi sa Diyos ama namin. Awang binimithi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap na kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, tala sa umaga. Birheng Maria, tala sa umaga. Noon pa man ay tinangi ka, ang iyong diwa nagtakdang lulupig kay Satanas, tayo'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo
lawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y ginagalang naming mahihin at makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Bireng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kaming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y lawit sa amin, Maria, ngayon at sa amin kamatayan. Panalangin sa Nubina. Mahal na Ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito ay parang hindi na naming kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa parang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nakasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia.
Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin, nagawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa bungsang katauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisiyang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin na masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo
ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng Maria, Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa ko'y ano, di na isang kayamanan at tuwang Jesus na kalong mo sa bisig di gaya ng buhay ko. Biring mahal, biring mahal, dagat itong salamat kay Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisiya naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal
na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang dimabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkalob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Ama Ginoong Maria, Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipananangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsilot. Tantum ergo sacramentum venere murcher lui et antigum documentum novoce dat rituvi prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque nascet jubilatio salus nor virtus quoque sit et me nedictio procedendi ab otro quae comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo priestis tie,
omne delectamentum in siabentem. Oremus Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti trebue qui sumum itanos corporis et sanguinis tui sacre mysteria venerari ut redemptionis tui fructum in nobis iter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria ang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Maria ang Inang Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Magsitayo po na. Ganda ng ating buhay na pupuspos ng pagpapala ng sakramentong maiwaga kaloob ni Jesus sa tigabay o kay tamis ng pagsasama nagmumula sa pagkakaisa
bumubungkal sa pagsasalo sa isang apag ay dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ng lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa'y lingapin mo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ng lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa'y lingapin mo. Kamalalambot